Hey Google, stop playing music. Hey Google, set the volume to 10. Hey Google, set a 25-minute countdown. Okay, 25 minutes. Starting now. Alright guys. So, magandang gabi. Welcome back to my channel. And medyo matagal ako. Alam niyo na professional working. So, medyo matagal ako since nung last review ko ng alcohol, then meron, nag-review rin ako ng mga K-pop merch. Pero now nagbabalik tayo sa slightly may alcoholic drinks. Slight, super slight lang. The reason na ni-review ko to, kasi basically nakita ko lang to this week and I try one already, but ano siya, it comes in 4. So, set siya. And, ayun, interesting because ngayon ako nakakita ng brand na to. Not brand, yung itong type ng alcoholic drink. So, parang konting alcoholic lang. Pero, ayun, so simulan na natin. So, itong tatlong lata na ito na medyo nag-yellow-yellow pa. So, ano to? Lemon-dou, yan. Lemon-dou, I'm not sure kung paano nabasahin pero kita nyo may Japanese siya. Japanese character, yan. And kikita nyo medyo malamig-lamig pa, may yellow pa sa gilid, so masasabi nyo malamig to. Ayun, so lemon-dou. Anong kakaiba dito? It's quite interesting na may 3% alcohol siya. Then also, lahat siya lemon base. So, ayun. Quick run through lang sa common ingredients nila is may lemon base. Ayun, lemon base. Lemon base, then may antioxidant siya. So, iba't ibang flavor sila, pero basically lemon-based, then distilled spirit. Ayun. Lemon juice concentrate, common sa kanila. And, ayun, interestingly, mukhang na-acquire to or part na to ng the Coca-Cola Company. Ayan. So, huwag na natin patagalin. I'm not super expert dito. But then nakikinig ako sa maraming comment. So, meron akong water para i-neutralize yung panlasa ko. And meron akong konting pulutan para pang neutralize din ng lasa sa panlaman ng tiyan habang umiinom. Kasi gabi na. Ayun. So, let's start. Meron tayong tatlong flavor, which is okay, i-rank ko na lang yung pag-present ko. Magsimula tayo sa medyo light, then yung tama lang, then yung medyo extreme. So mag-start tayo dito. So ito, honey lemon. So I'm expecting manamis. Then meron tayo syempre nasa gitna, yung signature lemon. So I'm guessing this is the classic. Then, ito yung devil lemon. I'm expecting medyo may bitter to or kasing bitter ng mga walang Valentine's date. And hindi naka-receive ng mga flowers or chocolates this Valentine's. So, ayun. Start na natin. Mainit-init pa. Meron akong suman dito. And let's start with honey lemon. So, ang naiba dito is may honey siya. And yung honey talaga is honey. It's not some sort of artificial honey or honey alternative based sa ingredient dito. Quick ano natin, zoom natin para sa inyo. Ayan.
O kung i-pause niyo yan, makikita niyo may honey talaga. Ayun, napaka-refreshing print. Guys, nito kung hindi nyo pa nasusubukan to, honey lemon. Try nyo na guys. Grabe, alcoholic. Alam niyo yung feeling, I'm not sure. Most likely, konti na lang yung naka-experience nung first time na nilance yung Kali. Kali, lemon, and apple. So, ganun yung feeling. Refreshing talaga. Ganito yun. So, parang fresh na fresh yung flavor na alcoholic drinks, although 3% lang. Parang similar lang. Mas similar lang sa wine. Sarap. Busin natin. Calories. Oh, 7% juice, ha? With regards to calorie concern, oh, inspired from unique lemon sour Japanese recipe. We crush every part of the whole lemons. We infuse it in alcohol. We mix it with sparkling water. Alam niyo yung ingredients niya, sobrang konti, and feel na feel mo, hindi siya sobrang process. And refreshing din. Refreshing talaga. Wow. Lasang-lasa ko yung honey. Legit honey lemon. I'm just not sure kung talagang in-acquire na ito ng Coca-Cola from a Japanese company. But the taste is... Well, kung makikita niyo yung label kasi, ano, ang dami niyang Japanese character. Yan, ang Japanese character. Lemon dou. I'm not sure what's the meaning of dou. Let me know sa comment section. Pero yan, uubusin ko to. Sarap. Japanese recipe. Lemon infused in alcohol mixed with sparkling water. 3% alcohol. Pwedeng-pwede to sa ano nyo. Mga female friends nyo. Yung chill lang. Yung, alam nyo yung tipong ano. May alcohol kayo, may alak. Pero hindi kayo pagsuspetsa na may balak. So okay to. Tamang chill-chill lang. Chill vibes lang. Oh, interestingly. So, Coca-Cola, but manufactured in Santa Cruz, Santa Rosa, Laguna. Under the authority of the Coca-Cola Company. Nice. Ayos. So, relatively mura, affordable siya ngayon since made in the Philippines, but it's a Coca-Cola. Line of alcoholic beverages. Kodawari teas. Okay. Okay, finish with honey lemon. Kuha tayo ng suman muna. Suman. Pampaalis na ng lasa sa kapanlaman sa tiyan. Sarap. Hindi siya katamisan. Okay, one down, two to go. We only have like 15 minutes, so medyo mabilis to. So signature naman tayo. Signature lemon. Maybe hindi ko to ubusin kasi parang medyo puno na ako. Pero, chuhi, alcoholic lemon drink. Cheers.
Okay. Sobrang konti ng sugar niya compared to like Coke or Sprite Royal. Ito yung isang lasa ko yung, well, of course may sugar pa rin siya, pero isang lasa ko yung honey niya. Itong signature lemon, when they say signature lemon, they mean business. As in, lemon. Lemon talaga yung malalasahan mo. And hindi siya dominated ng sugar. Hindi rin naka-specify dito kung gano'ng karaming sugar, pero masasabi ko is hindi siya dominated ng sugar. Hindi mo masasabi siyang sweet. Talagang lasang lemon. Carbonated lemon drink. I think kung gusto niyo ng parang medyo alcoholic drink na low calorie, parang I think isa to. Although wala siyang calorie, wala, hindi siya no sugar since Coca-Cola. Hindi siya no sugar, pero masasabi mo na hindi siya madami. Well, maybe bias ako, pero panlasa ko. Hindi siya ganun ka tamis, which is equivalent to hindi ganun karaming sugar na nakalagay dito. So yun, nasa safe side siya. Nasa safe side yung lasa niya. Ano ba? Anong gusto niyo sabihin ko? Lasa siya talagang lemon, legit lasang lemon, kung ano yung, kung nag-squeeze kayo ng lemon. Nag-squeeze kayo ng lemon from fresh fruit, ganyan yung lasa niya. Idagdagan niyo ng carbonated water, ganun siya. So feel na feel mo siya. Hindi siya parang derived from some kind of artificial flavoring. Well, nakasulat dito, lemon juice concentrate. Talaga. Comminuted. I'm not sure kung anong ibig sabihin ng comminuted. Comminuted. Lemon base. Let me know in the comment section. But yeah. Lemon na lemon. Lemon na lemon. Kaya hindi tayo nasuman. Ayun. Alam niyo ba na pwede niyo patagalin ang shelf life ng suman kung i-freezer niyo siya or i-re-ref? Kung hindi, kung nasa labas lang siya 3 days, panis na siya. But then kung naka frozen siya or naka-ref, tatagal siya ng mga 1 week or mahigit pa. Then kung may air fryer kayo, which is really affordable now. Bilis na din siya uminit. Anyway, down to the last. Oh. Down to the last. Oops. Ayan. Hindi siya nagpo-focus. Down to the last, lemon dough, which is the devil lemon. Sana hindi ako mag-teleport sa hell. Devil lemon. So try natin yung devil lemon. Yan. Anong difference? Oh, okay. Sorry. So yung honey, yung una is 3. Yung signature is 5 na pala siya. Ayan o, 5% na siya. Ayan, 5%. Then this one is 9%. So I guess that's why they feel. What else? Anong different dito? Same ingredient as classic. May konting salt. May nadagdag na salt dito. Ah, may salt naman lahat. Okay. But then, yun nga, 9%. So mas matap, mas malakas siya. And what else?
Ay, may tama na yata. Ayun. Black siya. Black can. So, well, lahat pala sila black. Pero yung kulay niya is gold yung can. So, yung una, honey is parang honey color. Yung signature lemon is tamang lemon lang. Then ito, gold. Gold siya. Ayan, gold. Ayan. So, try na natin. Cheers. Mag-anambala muna tayo. Mag-wash. Kaya hindi tayo nasuman. Sarap. Sarap ng suman. And guys, yung last natin is yung devil lemon, which is 9%. So, meron tayong may 3, may 5, then may 9. So, let's go. Cheers. Wow. Strong. Strong siya. Uy, nice. Napansin ako dito sa Devil Lemon, meron talaga siya dito yung Japanese style na devil yan, no? Nag-iinom. Astig ng design. Tapos gold talaga, gold siya. So, and I think I agree that this is gold. Gold ang flavor. Parang ito yung pinaka the best tasting. And syempre ito rin yung pinakamalakas yung alcohol content. For me, yung devil lemon yung may pinakamasarap na lasa. Actually, lahat sila masarap. Pero, I guess since 9% kaya masarap. Ayun. So, mas pronounced yung aftertaste na may bitter. Pero still masarap pa rin. Try natin ulit to. Medyo light siya. Okay. So, ang difference nila, aside from doon, yung lemon juice concentrate ng honey lemon is 7% only. Yung lemon juice concentrate ng classic is 10. And this one is 17. Kaya mas yung flavor talaga ng lemon, mas ramdam dito. Not specified kung gano'ng karami sugar nila nilagay. Pero I guess, kailangan i-complement yung concentrate. So, mas lemon. Mas lemon to since 17% compared sa 10 ng signature lemon. Lasang lasa ang lemon sour. Alam niyo yun? Lemon sour. So, I guess, it for me, ito yung pinaka, syempre, kung ano yung pinakamalasa. So, ingat, tama yung ranking ko, yung initially pa lang, honey, then meron tayong classic, then meron tayong gold. Kasun natin. Ayun guys,
So for me personally, ayun, I prefer this, pero yung gold. But then ito okay din naman siya. Since yung classic. Then of course yung honey, ito yung una kong favorite. Kasi easy lang siya. Ang lasang-lasa yung honey, nakuha niya. Siyempre may classic tayo. Ayun. So, ayun yung analysis ko and pag-review and paglalahad ng characteristics nitong tatlong flavor ng lemon dough. By the way, makukuha mo nyo sila ng it comes in 4, like yung isang set. Ayun. So, makukuha nyo sila ng sa mga paborito nyo groceries. Maybe like pure gold or yeah, pure gold. And I guess kahit saan pwede makukuha nyo ito. Ayun. Comes in 4. Meron siyang dalawang signature lemon. Then, devil lemon. Then, honey lemon. So, to summarize, meron siyang light, which is honey lemon. Yung nasa middle, which is signature lemon. And yung pinakamalakas, 9%, which is the devil lemon. So, concentrate is 7, 10, and 17. Then, alcohol content is 3, 5, 9. So, makikita nyo yung gap ng alcohol content, diba? Pag nakarami kayo, sigurado may tama kayo dito. So, 3 plus 2. Then 5, then plus 4. So, twice as strong. Ayan. 3 times as strong nung honey lemon yung honey lemon compare sa devil lemon. So ganun kalakas yung devil lemon. Ayun. Ayun, since natikman ko na nga yung devil lemon, medyo light na lang yung lasa ng signature lemon, which is okay na din sa akin na hindi siya katamisan. Ito talaga matamis-tamis na to. Ayun guys, so ayun lang. So by the way, so reminder lang pala pag bumibili kayo ng mga ink can. So, may mga pakiusap na rin yung itong Coca-Cola company. Siguro, it's part of their social responsibility. Kikita nyo nakasulat dito. So, recycle me. So, ayun. When we are drinking, lalo na yung mga tourist spots o yung mga sikat na any famous place, always keep your cans or place it in like a recycling facility or a collection bin for recycling or recycle them yourselves. So be responsible dito sa Pilipinas. Ayun, panatilihin nating malinis yung mga pinupuntahan natin when gusto natin magbakasyon or to have fun. Pangalagaan natin yung kalikasan. Kahit man walang nagmamahal sa inyo from Valentine's Day, at least maalam kayo magmahal, di ba? Mahalin natin yung kalikasan natin kasi ito, dito tayo nakatira. Ganun din yung mga basura natin, ayusin natin. Tayo magtapon-tapon yung ilog pasig. Lagaan natin mga ilog natin. Panatilihin natin malinis kasi ito yung mapapamana natin sa future natin, guys eh. Medyo nakainom na ako, kaya nagse-sermon na, alam niya yung mga umiinom. Pero, real talk, alagaan natin yung nature natin, yung mga ilog natin, yung mga island hopping natin. Huwag tayo masyadong
magtapon-tapon. Yung mga ginamit natin, yung mga plastic ng chips, yung mga bote. Ito ang lagi niyong tandaan tuwing mag-outing kayo, laging part of the package, part of the shopping grocery list, garbage bag. And pag-alis kayo, laging nakaano yan. Pero, ayun, time is up na, sabi ni assistant. Maraming salamat sa pakikinig, sa konting kwentong inyo at the end, and see you on the next one.